Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice ang pamilya ng apprentice seaman na nasawi sa gitna ng training ng Philippine Coast Guard noong Nobyembre. Nireklamo ng pamilya ang kapabayan umano ng mga nangasiwa sa training. May unang balita si Salima Refran. Higit 6 na buwan matapos ang mapait na pagkasawi sa Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine Coast Guard, dumulog na sa Department of Justice ang pamilya ni Apprentice Seaman Mori Caguay. Kasama ang NBI, naghain sila ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide at paglabag sa anti-hazing law laban sa 7 tauhan ng PCG na pawang mga trainer at opisyal na nangasiwa sa pagsasanay. Wala ka dyan! Wala ka dyan! Wala yan! Wala ka dyan! Wala yan! Si Caguay ang Coast Guard trainee na nakunan pa ng video sa gitna ng training na nakalutang sa dagat bago nasaklulohan. Pag nakikita ko yung video, yung ginawa ng mga trainers niya, hindi talaga makatao yun. Hinihintay pang nakalutang yung katawan, yun ang masakit sa loob ko. Andun sila, ba't nila hindi sinagip? Kakulangan ng oxygen sa utak, bunsod ng pagkalunot, ang cause of death ni Caguay base sa autopsy ng NBI. I wish na makamit namin ang hustisya para kay Mori. Hindi lang para kay Mori, kung para din sa mga ibang trainees na sana hindi sila dumaan sa ganon na proseso na kailangan may casualty, dapat walang casualty. Ang mga reklamo dadaan muna sa evaluation ng prosecutors bago isalang sa preliminary investigation. Ayon sa Philippine Coast Guard, haharapin ang kanilang mga tauhan ng reklamo. Tayo naman ay haharapin natin ito at of course, meron tayong simpatiya doon sa mga tauhan natin. Sapagkat wala namang may gusto nito, ang obligasyon namin ay alalayan din yung mga tauhan namin at tulungan nang naayon sa batas at sa regulasyon. Sa ngayon, may mangilan-ngilan na Coast Guard units ang pinayagan ng magsagawa ng mga WASAR training. Gate ng Coast Guard, mas mahigpit na ito alinsunod sa ginawang review at pagbabago sa kanilang protocols. Maraming pagbabagong ginawa doon sa WASAR training. Ni-review natin yung protocol, ni-review natin yung mga safety reaction time para kung sakaling merong mga insidente ay hindi mailagay sa lumalag ng alanganin yung mga nagka-training. Ito ang unang balita sa Lima Refrain para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.